ito po natin yung tinatawag na mga magulang na binabanggit ko dyan. Dahil sa pangakong ito, sabi, sa promise na ito, ang aming laging dalawang angkan. Well, Christ, so patungkol yan, alam natin lahat, Israel, wala namang ibang word Christ na binabanggit, ay buong pusong nagsisipaglingkod sa Diyos gabi at araw. 9 and 8. Nagsisipaglingkod sila na inaasahan kapangkin at tungkol sa pag-asang ito, yun, ako'y isinasakdal ng mga Hudyo o hari. Makita po natin yung tinatawag na binabanggit ni Apostol Pablo. The hope of the promise made of God unto our fathers. The promise of the resurrection. Kasi binanggit ni Apostol Pablo sa verse 8, God should raise the dead. So dahil dito sa pangakong ito, yung pag-asa na ito, na idinadalangin ng 12 angkan gabi at araw, itong pag-asa na ito na hinihintay nila ay walang iba kundi yung resurrection. Saan mang gagaling ito? Dito sa Kristo na itinalagang hain sa huling panahon na siyang pinatay, inilibing, at nabuhay na magbalik. Ito po yung pag-asa na yun na binabanggit, makikita natin sa Acts 26:8, ang ganito po nakalagay. Ang sabi niya nito, bakit inaakala ninyong ito'y hindi mapapaniwalaan? Ba't ayaw ninyong maniwala? Ano? Kung binubuhay ng Diyos ang mga patay. Yung resurrection of the dead. Kaya binabanggit niya doon, yung pangako na ito, ito, yung pag-asa na ito, ito yung pag-asa na yun. Yung may kinalaman sa pagdating ng ating Panginoong Jesus, dahil itong si Apostol Pablo ay kabilang sa 12 angkan. Nino, ni Benjamin, Philippians chapter 3, verse 5. Tignan po natin ang sabi ng banal na kasulatan ay ganito po. Philippians chapter 3, verse 5. Natinuli ng ikawalong araw mula sa lahi ng Israel, 12 tribes, mula sa angkan ni Benjamin. Hebreo sa mga Hebreo, tungkol sa kausapan, Ariseo. So kasama si Apostol Pablo doon sa tinatawag na mga ancestors nung una yung mga ninuno na ito na nagsisigalangin gabi at araw na hinihiling sa Diyos yung pangako ng Diyos na pag-asang ito, walang iba kundi yung pagkabuhay na manggulit. Ito yung pinagtatalunan nila eh, bakit? Hindi nga naniniwala yung tinatawag na Pariseo sa pagkabuhay na manggulit at sa mga anghel. Yun ang problema. Kaya ngayon, nadiinan natin si Apostol Pablo, ginagalit mo talaga kami, parang gano'n, na haakusahan ka namin ng matitindi. Kaya may dala-dala silang mga bintang. Bakit inaakala nila kung ito hindi mapapaniwalaan kung binubuhay ng Diyos ang mga patay? Hope and resurrection of the dead. Ito naman natin sa Acts 23:6. At tunay na pinatutunayan ni Apostol Pablo na ako man ang una, hindi ako naniniwala. Tingnan po natin sa Acts 23:6, yung binabanggit ko dito na nagkagulo. Datapwat ng matalastas ni Pablo ng isang bahagi ay mga Saduceo at ang iba'y mga Pariseo ay sumigaw siya sa Sanhedrin. Mga kapatid na lalaki, ako'y Pariseo, anak ng mga Pariseo. Ako'y sinisiyasat. Saan? Tungkol saan? Tungkol sa pag-asa, enoho, at pagkabuhay na maguli ng mga patay. So ito yung ibinabato nilang kaso kay Apostol Pablo, hindi totoo yan! Hindi totoo yan! Kaya sabi kay Apostol Pablo, patayin si Pablo. Kasi nga nagagalit sila dahil lang ang hawak-hawak na aral ni Apostol Pablo, yung aral ng ating Panginoong Jesus. Bakit ba niya nalaman yun? Kasi nga nagpakita sa kanya sa daan nung siya mabulag. Ayon siya papunta sa Damasco bago siya nabulag. Na sinasabi ng Diyos na iniuutos ko sa iyo, dadalhin mo ang aking pangalan sa harap ng mga hitil sa hari. Ngayon, nagsasalita siya sa harap ng hari. Sinong hari? Si Haring Agripa. Kaya itong pag-asa na ito, sa tinatawag na pagkambuhay na magpuli ng mga patay, ayaw maniwalaan ng ilan. Pansinin po natin sa verse 7. At nang masabi na niya ang gayon, nangyari ang isang pagtatalo. Bakit nagtalo? Sa mga Pariseo at sa mga Saduceo, sa mga Saduceo at nagkabahabahagi
amin ang kapulungan. Kita natin. Diba? Yung kabila ay Pariseo. Hindi, hindi totoo yun. Sila naman yung dalawa nagtalo. Parang ganun ang pinapakita po ng sitwasyon ko. Tunay na ako may nag-iisip na dapat akong gumawa ng maraming mga bagay laban sa pangalan ni Jesus na taga Nazareth. Binabanggit ni Pablo, yung ginagawa niya nung huli, ganyan din ako eh. Alos, hindi nga rin ako makapaniwala ng huli, kung hindi pa ako nagulag eh, hindi ako magsasalita ng kalita. Parang gano'n, ayaw ko rin maniwala ng huli. Paul goes back now a little and says, I once did not believe myself. Yan, di ba? Unti-unti pumapasok si Pablo sa kanyang ginawa sa daan ni Jesus noong una, nais niyang alaman ni Agrippa na siya ba ay kabilang sa mga pumuksa sa mga banal na Jesus sa Jerusalem. Then, ginawa ko rin, yung salita, rin. Ginawa ko rin ito sa Jerusalem. Ano yung rin? Eh di ba, ibinilanggo niyo ako? Pero kasi binalanggo nila si Pablo eh. Ipinulungin niyo ako. Yung ginagawa niyo, ginagawa ko rin. Tawag pa natin kaya, ginawa ko rin ito sa Jerusalem. Ano'y ginawa niyo na yon? At ipinulong ko sa mga bilangguan. Alin, ang marami sa mga banal. Ayan yung ginagawa niyo, ginagawa ko rin ngayon. Ipinukulong niyo ako. Ipinukulong ko nga rin sila dati. Pagkatanggap ko ng kapamahalaan sa mga pangulong saserdote, tumarang to pares. Na halimbawa, nakita ka ni Pablo dyan. Pangalan, Willard po. Willard, ito napatay ko. Ayan, may firma ko. Napatay ko si Willard. Ayan, may firma. Yun, meron siyang license to kill. O sino pa? Ito si ano, napatay ko rito si Brother Rito. O ito, mahal na pinunong, mahal ko. Harit sa serdote, kung sa serdote. Ayan po, may firma ko. Ayan, napatay ko si Brother Rito. Meron siya kasing ano eh, tinatawag na ito kapamahalaan sa mga pangulong saserdote. Ibig sabihin niya, magkakaisa tayo dati. Membro kayo ng Sanhedrin, ako rin. Mamamati tao kayo, ako rin mamamati tao. Kaya sinabi niya, ginagawa ko rin ito, yung ginagawa niyo sa akin, binibilanggo niyo ko. Binibilanggo ko rin dati mga lalaki babae, kaya nga itinukwento ko eh. Sabi nga po, napapamahalaan sa mga pangulong saserdote, at nang sila'y ipinapapatay, ay binibigay ko ang aking pagsang-ayon laban sa kanila. Sumasang-ayon si Pablo. Kaya nga wala maisusumbat yung kabila na tatakuti nila si Pablo hindi. Kasi, mamamatay ka o may gulat ba yan? Hindi na marunong magulat yan. This verse may also indicate that Paul had once been a member of Sanhedrin. Magkakaisa sila dati. Sumasang-ayon si Pablo sa pagkakabilanggo at pagkamatay ng mga banal dahil nais niyang malaman ni Agrippa na siya ay kabilang sa grupo ng mga Hudyo na nagsasalita sa kanya ngayon. Paano man si Agrippa? Magkakasama pala kayo dati. Ako, ganun nga po. I see. Kaya pala kayo nagtatalo-talo dahil sa usapin na ito ng ano. Ako, ganun nga po. So, mamamatay ka kay Pablo? Ako, kakain na mamamatay ka kayo. parang gano'n, kaya kanya inaaraw kasi nakikinig si Agrippa, experts nga in all customs and questions regarding the Jews, alam niya yan,